Hey everyone! Good morning! I'm here again, Mami Yang, in your YouTube screen at this almusal. Nakapag-almusal na ba kayo for this good morning? So, ang ganda ng pasok ng morning ngayon cause maga ako nagising and I'm doing my laundry habang the washing machine is on. So, I would like to tell you something na nabasa ko sa Biblia. So, it's about courage or katapangan. So, I'm working on that now because hindi ako matapang. So, let's read, come on, para matuto tayo on how to be courageous. According to Acts 4:13-31, it goes, sabi rito, isang kwento, sina Pedro at Juan sa harap ng Sanhedrin. Come on, let's read. Gawa chapter 4 verse 13. Nagtaka ang mga bumubuo ng Sanhedrin sa katapangang ipinakita nina Pedro at Juan. Lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa. At nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya't pinalabas muna sa Sanhedrin ng mga alagad, saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito sa Panginoong Jesus. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at binalaan na huwag nang magsalita o magsasalita o magtuturo tungkol kay Jesus, sabi nila. Subalit, sumagot sina Pedro at Juan, kayo na po ang tumatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig, at sila'y binalaan ng lalo pang mahigpit sa kapinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa, sapagkat ang mga tao ay nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang lalaking pinagaling nila ay mahigit ng 40 taong gulang. So, pinakipakita sila ng katapangan in this situation, sina Peter and John. So, ano ang panalangin upang magkaroon ng katapangan? So, come on, let's read. According to verse 23, nang mapalaya na si Pedro at si Juan, sila'y nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita sa ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nasa mga ito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming nununong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit galit na galit ang mga hentil at ang mga tao ay nagbabalak ng walang kabuluhan? Nahandang lumaban ang mga hari sa lupa at nagtitipo ng mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Nagkatipon sa lungsod at ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hentil at ang buong Israel, laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus ang iyong hinirang. Isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na maipangaral ang buong tapang ang iyong salita. Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling at loobin mo sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga kababalaghan.
Pagkatapos nilang manalangin na yanig ang pinagtitipunan nila, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. So yun ang nangyari kina Peter and John. So sa pangangaral na mabuting balita. So hindi sila natatakot, hindi sila nawawala ng pag-asa, hindi sila naduduwag. So they're courageous to do the will of the Father God through Jesus Christ, our Lord and Savior. So mababasa natin sa Ephesians 6 verse 10 to 18. Ano ang mga baluting kaloob ng Diyos para maging matapang tayo sa pananampalataya? Basahin natin. Sa Epeso chapter 6 verse 10 to 18, sa wakas magpakatibay kayo sa pamamagitan ng iyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng diablo. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, mga tagapamahala ng kadiliwang namamayani sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual na kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal tayo sa pakikipaglaban at pagdating naman sa mga araw na iyon at pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Thank you, Lord! Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan. Bigkis. Belt. Itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, righteousness. At isuot ang panyapak sa pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita, Word of God, ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo, faith, bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at salvation at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatwid ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito ay gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu, kaya't lagi kayo maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Thank you, Lord. So, yun guys, nalaman natin kung ano ang dapat nating gawin. Lalo na sa mga situation na natetempt tayong gumawa ng kasalanan or may mga taong hinahatid ng mga diablo na inuusig tayo. So, kailangan natin sila labanan at magpakatatag tayo para hindi tayo magapi ng kaaway. So, lahat ng bagay ay minamasdan sa liwanag ng pag-ibig, pagpapakasakit, pagpapatawad, kagandahan loob, at kalinisan ni Kristo. So, malalaman nyo yun guys kung nagtatanong kayo sa mga pastors nyo in your churches. And ito yung mga nalaman ko sa simbahan namin dati, nung bata pa ako. And nakakatuwang isipin na nadala ko to sa buhay ko as I go along in life hanggang ngayon. Malaki na ako. I'm an adult person na. And nakakatuwa kasi nai-apply ko lahat yon sa buhay ko. Okay guys? So, minsan naduduwag tayo kung sobrang nakakatakot or nakakakaba or yung situation eh, parang losing, we are in losing side. Pero, in-equip tayo ni God para makalaban tayo sa mga ganitong sitwasyon. Sa paghihirap, sa mga taong nananalbay sa atin, sa mga trials na binibigay ni God.
Huwag kayong mag-alala, matagumpay na tayo noon. Hallelujah! Binigyan na tayo ng victory ni God. Simula pa nung mapako si Jesus, sa Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, dinefeat niya na si Satan. Natalo niya ang kalaban. So, maniwala lang tayo sa inya, sa kanya, kapit tayo sa Panginoong Jesus, and siguradong maayos na ang magiging buhay natin here on earth. Okay? So guys, kumusta? Good morning sa inyo lahat. Eto, andito ako ngayon sa bahay and kasama ko yung kipag ko and her child. Yon, sila kuya, sila ate at work na. And ngayon, I'm doing laundry. So, may nabili ako mga dresses, mga clothes from the stores, from the boutiques here in our local market. And natutuwa ako kasi natuwa rin yung ate ko na nagbibigay sa akin ng money. Yon. And nagagamit ko ng ayos yung binibigay niya. And napagkakasya ko, I'm budgeting it for myself, for my sa mga pangangailangan ko araw-araw. And thank you God, nagpapasalamat ako sa Diyos. Sa Diyos ang kapurihan at pasasalamat. Sinasamba kita, oh God, dahil sa ganon, sa ginagawa mong kabutihan sa buhay ni Mami Yang araw-araw. Okay, guys? So, sana kayo maranasan niyo rin ang kabutihan ng Diyos sa buhay niyo. So, ipamuhay niyo lang ang salita niya. Siguradong mararanasan niyo siya araw-araw in your daily life. Sa pag-iisip niyo, sa mga desisyon niyo sa buhay, sa mga ginagawa niyo, sa pakikiharap niyo sa kapwa niyo tao, and sa other creations. Okay, matututo kayong magsikap, magtiis, magmahal, at matututo kayo ng pagpapakumbaba. Diba guys? So yun, natutunan ko lahat yon. So ginagamit ko yun ngayon on my daily routine sa buhay na ito. So paano guys? So maglalaba pa ako. Huminto na yung washing machine. So I'm doing rinsing na for my clothes. Oh no, meron pa palang iba. So sasalan ko uli yung iba kong damit. So, medyo konti lang siya kasi hindi naipon. Nakapaglaba ako agad after 1 week. So, thank you God sa mga little things na to. Ikaw pa rin talaga ang nangunguna sa buhay ni Mami Ria. Okay? So, that's it guys. Bye for now. See you later. See you next time. If you want to see me on my videos, just type Ria Palmarogas channel on search engine on YouTube and you can click like. Yon, hope you like this. Share and subscribe. Of course you will subscribe. Thank you po. And if you want to leave a comment, just do it. And yon, makakausap ko kayo and we will have a good and healthy conversation in the net. Okay? So, bye for now. See you next time. Happy almusal!